magigising ka talaga sa mga church songs dito kasi pag Sunday, ayan, maririnig mo na ang mga kantahan sa church kasi malapit lang kami sa church. Tapos yun. Tapos may chika ako, one time kasi. Nag-sale yung SM, eh malapit din kami sa SM. Abay, tumutugtog yung mga church songs, ayan, maririnig yun. Tapos si SM sumasapaw. Eh, tawang-tawa ako na nagising ako. So, yeah. Anyway, ayan. Sunday kasi ngayon, di ba? So, tuwing Sunday, marami akong keme roots. Sunday, start ng week. Sasabak na naman sa weekdays. So, lagi kong hinahanda yung sarili ko. So, first thing, in the morning na gagawin ko is hindi ako mag-aayos ng bed, ano akala niya, char. Magpapa-araw ako. So, magpapa-araw ako. Pero, at the same time, mag-cha-cha ako, at saka mag-susulat ng kung ano-ano sa notebook ko. Like, mga positive thoughts. So, yun. Gusto ko kasing mag-gather ng positive thoughts. So, mag-cha-cha muna ako. Nandito kasi ang mga cha ako. So, ayan. Mag-cha-cha muna ako. Ayan. Dito ako nagpapakulo ng aking water. Multi-cooker to. So, ito yung gamit ko dito. Magluto ng kanin, mag-gisa, mag-prito, magpakulo, diba? Kung makikita nyo, meron akong halaman dyan. Yan. Mahilig kasi ako sa halaman. So, binigyan ako ng aking special tita. Char! Special tita. Yan. Itong notebook kong to. Ayan. Dito ko sinusulat yung mga biglang pumapasok sa mga isipan ko. Papakita ko yung isa sa inyo. Medyo konti pa lang nasusulat ako. Ayan. Diba? Find bliss in the morning, which I see sunshine flirting, trees and plants and dancing, people are moving, but this can be missed, you're waiting for you to take a peek, so drink your tea and appreciate the bliss. I'm not good at writing, so huwag niyo akong i-bash. Ang sarap magpa-araw. Ang sarap ng araw. Grabe, today. Ano siya, yung naarawan ka tas mahangin, may mga time kasi na ano eh, yung anlakas ng init ng araw, ang aga-aga pa lang. Kaya ano, ang sakit sa skin. Maganda magpa-araw between 7 to 9. Ayan. Kapag ano na kasi, lagpas 9, iba na yung init ng araw yun. So, astrologically speaking, ayan.
sun represents the center, okay? The energy, the power, ayan. Hindi ko mahanap yung word, pero alam nyo, kapag nagpapa-araw tayo, ayan, parang nagre-recharge tayo. We need a recharge, ayan. Hindi lang tao, hindi lang mga bebe natin ang pwedeng magpa-recharge sa atin, okay? So, tumayo ka sa bed mo, lumabas ka, ano naman yung 3 to 5 minutes na magpa-araw ka, imbes na cellphone agad ang hawak mo. Later, hapon kasi ako nag-set ng intentions ko, tsaka nagmamanifest. Kapag nag-set ka ng intention, nagmamanifest ka na rin nun. Kapag intentions kasi, intended mo talaga, parang meron kang willingness na gawin yon and inaasahan mong mangyari yon. Maganda kasi na Sunday pa lang, nagsiset ka na ng intentions for your whole week, okay? Kaya ako nagsiset ng intentions kasi I create my own reality. Lahat tayo, we create our own reality. Kasipin nyo lahat ng gusto nyo mangyari. Alam nyo, ito ah, side comments lang. Ang dami kong nakikita sa Twitter, like, ang dami yung tweet na law of attraction, ganyan-ganyan. Bitch! Ang law of attraction, kaugnay ng law of actions. Just because you tweet it, you post it, mangyayari na. No. No. Hindi ko sinasabi na ako, marunong na ako mag-manifest, mag-meditate, mag-ano. Lahat, alam ko na, hindi. Actually, hanggang ngayon, nag-aaral ako. And bago ko sabihin dito, bago ko isplook sa inyo, bago ako chumika-chika dito, pinag-aaralan kong mabuti. And, guys, I'm doing manifestations for... Nag-start ako October 2020, okay? Nagmamanifest tayo dapat ng abundance, wealth, joy, happiness, success. Diba? Ganyan. Ganyan ang imamanifest natin. At sabay-sabay tayo magmamanifest niyan, okay? Wala. Ayan. Natatapos ko mag-TikTok at mag-selfie at maggawa ng hot girl shits, diba? Kapag talagang I feel like gusto ko magmaganda, magmamaganda talaga ako. Being beautiful kasi is it's a feeling na I attract this energy by being feeling beautiful today, diba? Ayan. Gawin niyo yung gusto niyo, diba? Ano ba yan naman, Nika? Ayan, nag-vlog ako, tapos dadaan si Nika. Ay, so, kala ko na. Tsaka kaya ako nagmamaganda today kasi last day, I feel really, really, really insecure, di ba? Not because nagme-meditate ako, nag-manifest ako, hindi na ako nakaka-feel ng mga dark emotions. Na-realize ko na I need na i-control ulit yon. Alam nyo, hina-hype ko yung sarili ko. Basta nakita ko nga sa salamin, shit, ang ganda ako! I feel like ethereal. Goddess, like, bitch, like, eto. May merienda ako kasi na-stress ako sa halandian ko. Choco mucho, my favorite. Yummy.
nagmumukbang na naman ako, hindi ba yan? Kapon, hindi ako nag-lunch, hindi ako nag-kanin. Ngayon naman, nag-kanin ako. Sardinas, ulam ko yung fried sardines. Tapos bistek flavor. Ang sarap. Umaambon na. Pag-release ng negative emotions. Bago ako mag-set ng intention, dapat calm yung heart nyo and mind. Dapat makarelease lahat ng negative emotions nyo. Mas calm kayo, makapag-isip, mas positive energy lang ang maa-attract nyo while manifesting and setting your intentions. Nagpa-coffee na nga na naman yung mukha ko eh. I mean, nagcha-chubby cheeks na naman ako. Ganun kasi, kapag di na ako nakaka-workout, ganun. Tapos, napapadami yung rice ko, ganyan. Dito na lang ako mag-manifest and mag-set ng intention sa loob. So, mag-set ako ng intentions for third week ng June eh, right? Ang dami kong love yan, love. Kainis. Love. May pinapakinggan lang ako dyan. Nakakainis kasi yung love na yan. Sino ba mga babatiin ko dyan? Ayun, syempre yung mga bachi ko. Bachi Nika, Mehmet, Queen Lee, Diwani. Ayan, yung mga iba ko pang bache. Ayan, mga brothers. Mga brothers and sisters ko sa Code. Communicators for Development. Ayan, kung nanonood kayo. Diba? Tsaka mga ka-devcom ko sa CLSU. Mga prof ko dyan sa CLSU. And, syempre, yung family ko dyan sa Tarlac. At mga ka-workmate ko dito sa Pampanga. Ayan. I-follow nyo naman ako sa TikTok. Kung gusto nyo pong masubaybayan ang aking pag-share ng knowledge about astrology and manifestations, ayan. Mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Okay. Pero kung ayaw nyo pa din, okay lang. Ayan. And follow me na rin sa Facebook and Instagram. Yun lang. Bye!
ng kakain kami ng Samji. Nasaan tayo ngayon? Nasa Samyuk Bar and Grill. Ayan. Ito ang aking mga putangin na si Kamu. Sabi, nandito tayo sa may biggest mall. Okay. Oh, take. Uy, ito naman vlogger na to. Hi! So ngayon, ipiflex lang namin sa inyo, nandito kami sa Biggest McDo. In ano? In the Bronx to. In the Philippines. In the Philippines? Hindi. In Asia. South Asia ba o Asia? Basta may Asia yon. Basta may Asia yon. So nandito kami sa Biggest McDo na may Asia. Nakaka-distract naman si Kuya kasi maraming mga bata dito tsaka mga tao. Ngayon sinasabi niya yung mga bata daw isa kaysa kotse. O, tapos si ano, wag na daw bumaba ay, dahil maraming tao dahil sa BTS meal. Yan, so kasi ngayon meron ng BTS meal sa dito sa Philippines. So madaming mga bumibili ng BTS meal. At saka kasi ano ngayon, weekend, syempre family day. Saka andito kasi ako, kaya andito kami. Yes, binisita kami ni Mehmet. Shoutout natin yung mga natitira nating bachi dyan na wala dito. Pinintay namin yung bebe ni Jenny. Pinintay namin bebe niya. Kanya pa siya nag-iikot, nahanap niya, hindi niya mahanap. Nasaan ka? Diba, parang hindi niya bebe. Kasi alam mo, kapag talagang bebe loves mo, kahit nakatalikod, kahit buhok lang yung ano, makikita di mo, maaamoy mo. Dahil maliit siya. Wow. Ano height mo? 4'11". Oh, nagsalita yung 4'11". So, ayan, babalik kami mamaya kapag may iba na kami. Kasi, as of now, andito lang kami, hintay namin yung bebe loves ni Jen. Balik kami later. Bye. Bye. So ngayon nandito ako sa Biggest McDo. Dito sa Pampa. Hindi ka nakikita ba, Che? Yan, nandito ako sa Pampanga. Hindi ko alam kung Biggest McDo in the Philippines, Southeast Asia or Asia. Yan. Maraming tao kasi dahil sa BTS meal.